pinakamalalaking tarantula sa collection natin. Meron tayo ditong 10 na nasa taas. Yung iba nandiyan na yung pangalan nila. So, subukan natin silang pakainin. Unahin na natin itong Pampabiteus flammifera. Isa siya sa mga pinakamalaking tarantula sa collection natin. So, kakamot lang na to, kaya subukan natin pakainin. Yeah, gutom na gutom. Ito siguro ay nasa sub-adult na. So mga isa or dalawang molt pa to bago mag-mature. Ito ay female. Ito naman ang ating Pampabiteus magna Ecuador. So subukan natin kung kakain. At kakamot lang din ito. So makakita sana tayo ng magandang takedown. Yun. So halos same sila ng size nung flammifera natin. At magkapit bahay sila. Ito. So next tayo. Ito naman ang ating Brassifelma hamori or hamorai. So isa siya sa mga favorite ko at isa siya sa mga malalaking alaga natin. So subukan din natin kung kakain. Ayaw. Uy. Nakapupunta. Hindi pwede tumakas. Ayun, wala na. Ayun. So, ayaw kumain. Sigurado ka? Ibigay ko sa iba to. Napakalakas na itong dubyan na ito. Ayaw, kaya hayaan na natin. Ito naman ang ating Cercopelma chiriki. Tingnan natin kung lalabas. Saka pupunta ang dobya ka dito. Nag-play dead na naman yung dobya natin. Kaya yeah, interesado yung alaga natin. So kailangan lang natin galawin tong dobya. Ayaw mo ba? Pakainin mo. Ayaw kainin. So, hayaan natin kung ayaw niya kumain.
Ito naman ang ating pang-probiteus platyoma. Pero tingin ko hindi nakakain to. At sobrang laki niya ng abdomen. Ito ay sub-adult na rin. So, pag ito nag-molt, may hahanap natin ng kapares. Ayaw kumain. So, hayaan na natin. Swerte na itong dubya na to, ayaw kainin. Pero tingin ko, hindi na makakatakas itong dubya na to dito sa ating Tereposa Blondie. Isa sa pinakamalaking tarantula sa buong mundo. Ayun. Yeah. Ito ay male. Then the rest ay female. At puro pampabiteus na tarantula. Ina sa mga malalaking collection natin. Dahil mga bird eater ang mga pampabiteus, ang taraposa at ang formictopus. Nag-happy dance yung taraposa blonde natin dahil nga diet siya, dahil male, kaya madalang kong pakainin. Kaya ayan, tuwa dun sa kinain niyang dubia. Todo in duck sa pagsayaw. At itong hamori natin, wala, hindi siya kumain eh. Ito naman ang ating haplopelma skimidae. Isa lang yung posorial sa mga collection natin na malalaki. And the rest ay terrestrial. So subukan natin kung kakain. Ito ay galing din kay JD's Tarantula. No, mali pala. Kay JD's Tarantulas. So, yan. Tama na. So, may mga dubya na siya dito sa enclosure niya. So, nanganak yung huling kinain niya. At dito na andito na yung mga babies. Ito ang Haplopelma skimidae DCF. Meron din tayong DCF gold. So magkaiba sila. Kaya nahihirapan akong ihanap ng male to. Yeah, pati na yung anak ng dubia. So, lagyan lang natin siya ng water. So, water dish. Basahin natin ng konti. Yung size ng mga pinapakita ko sa inyo, hindi ko alam. Pero, alam kong sila yung pinakamalaki sa mga collection natin. Saka in order yung laki nila. At ito naman yung tatlong natitira, yung mga mated natin. Ito yung Saracopelma Catalina na hopefully mag-drop na rin.
dahil ilang beses ko na siyang pinair. Tingnan natin kung kakain. Isahin ko lang yung ulo para hindi siya magtatakbo. So ayun na atang kumain itong female natin at baka mag-drop na rin siya soon. Sana. So, hayaan natin. Baka ma-stress pa at malaglag yung mga anak niya. Baka makunan. Ito naman yung Papabiteus mascara natin na mated din. At yung male niya, at yung male, pinadala ko na kay Tink Tarantulas sa UK. Pero yung male, galing kay JD Tarantulas. So, subukan natin kung kakain. Ayun. So, kumakain pa rin siya. Siguro, nag-iipon to ng mga pagkain niya sa abdomen. Patas sa pagdadrop niya. At sana, mag-drop na rin to soon. Grabe yung katas nung dubya. Doon tayo sa pinakahuli, sa mga pinakamalaking tarantula sa collection ko. Itong panghuli natin, nasa permanent enclosure na siya. Pag nag-drop siya, dyan na siya. At ito ang Papabiteus kaskada natin, adult female na paired din. So sana nalaglag yung dubya. Busa naman ako, gulat na naman ako. So nagtago na yung female natin. So subukan natin tanggalin tong hide nang makita natin. Nag-eat and hide eh. So, ang gagawin ko, bibigyan ko pa siya ng isa. Yung medyo maliit lang. Kaso, wala na akong dubya. Adult na itong dubya na ito. So, subukan natin bigyan pa ng isa para makita natin yung takedown. Ayun. Grabe katakaw. Grabe talaga tao ng mga Papabiteus. Kaya gustong gusto ko silang binibidyohan eh pag pinapakain. Inahanap niya siguro yung hide niya. So lahat ng pinakita ko ay female.
At ang main lang natin ay yung Traposa Blondie. At most sa kanila ay Bird Eater, ang Traposa at ang Pampabiteus. At ang nag-iisang posorial natin ay ang Haplopelma Scimidae DCF. So yung hide, gagamit ako ng tongs. At baka mapagkama lang dubya yung kamay ko. Grabe, aggressive na tong kaskada na to. So, hayaan ko lang siyang maubos tong pagkain niya. Siguro after 2 days, 3 days, isasalang ko siya dun sa mail. So, dito ko na tatapusin. Hanggang sa muli. So, please like, share, and subscribe sa aking channel para sa mga susunod pang video.